init na pinag-uusapan regarding dito sa usapin ng kapa sapagkat ang ating programa ay kape, kapa at balita. Kompleto, may kape na tayo. Yes. Yung kapa, napakainit na usapan ngayon. Yung balita, mamaya maghahatid ng balita yung ating mga kasama dito na mga reporter sa iba't ibang sulok ng Maynila, partner. Mm-hmm. Bigyan din natin ng balita yung ating mga kababayan. Apa? Regarding dun sa naganap nga na sa DOJ, nangyaring hearing. Yung preliminary investigation na pinahin ng reklamo ng SEC, yes, na reklamo sa DOJ na criminal complaint, no, ang pinahin lang ng SEC sa kapa dito sa DOJ. No? Mm. So nagkaroon kanina ng unang salbo ng hearing, partner. No? Ano bang naging updates natin dyan, partner? Ato, bigyan natin sila ng updates report. Ano? Uh-huh. Ayon dito sa pahayagan ng RMN, dito alright, natin kinuha ang balita. Okay. Sa kabila ng sugpina na pinadala ng DOJ panel of prosecutor, hindi sumipot sa unang pagdinig ang kasong isinampa ng Securities and Exchange Commission ang grupo ni Kappa founder Pastor Joel Apolinario. Tanging ang complainant na nasa pangungunan ng SEC Director Jose Aquino ang dumating sa preliminary investigation at ang testigo na si SEC Investigator Brian Simeon Chang. Personal na pinanumpaan ni Director Aquino ang kanilang complaint affidavit. Bunga nito, tinakda ng Department of Justice ang susunod na pagdinig sa kaso sa July 15 kung saan inaasahang magsusumite ng counter affidavit respondents. Sinabi ni Aquino na bukod sa mga hawak nilang affidavit na magdidiin sa kapa official, may mga testigo na umano sila na silang handang sumalang sa pagdinig laban sa kapa. Kasama rin sa respondents sina Board of Trustee Margie Danao, Corporate Secretary Reyna Apolinario, at mga opisyal na sina Marisol Diaz, Adelpa Bernardico, Moises Mopia, Catherine Evangelista at Rene Katubigan. Matatandaan noong June 18, nagsampa na ang SEC ng reklamong paglabag sa Republic Act 8799 o Securities Regulation Code. Yes, so partner, rinawin natin yung sinasabi ng nagre-report na nagbabalita, no? Ang nag-file ng case, hindi yung mga members ng KAPA, kundi yung isang ahensya ng komisyon ng SEC registration, yung parang legal department nila, no? Yes. Yan yung nag-file ng case sa DOJ para doon sa sinasabing criminal complaint. So humarap kanina si yung SEC Secretary, si Emilio Aquino, at yung investigation team. Pero walang dinawin natin, walang nagre-reklamo na KAPA miyembro doon sa investigation kanina. Although meron silang sinasabing mga titistigo daw. Yun sa sinasabi. Di umano. Di ba? Meron silang mga testigo. Pero syempre, kailangan lumabas siya. No? Yes, at ang pinaka-latest na balita po, hindi po tumalo o hindi dumating si Pastor Founder Joel Apolinario at yung kanyang legal team. Yun nga po, isa sa mga naging dahilan. Nag-question dyan. Oh. Yung bakit noong una nilang inilabas na oras ng hearing ay alauna ng tanghali. Medyo mali, no? Merong miscommunication yan. Actually, papunta nga ang Hero TV team dyan. Akala natin 1 p.m. Bigla nagulat tayo. Tapos mas maaga. Ay, talaga naman, ano? Grabe, no? Hindi natin malama kung bakit ganun yung kanilang naging sistema. So, dapat may media advisory sila pag mga ganyan. Yes. Hindi natin malaman, sa totoo lang. Actually, ito naman ay di umano, sabi-sabi ng mga kaibigan natin na kaibigan din ni Pastor Joel Apolinario. Naginiwala ito kasi bato aatin ng isang founder Joel Apolinario sa ganun kaso na hindi naman daw dumaan sa due process. Yes. Medyo malaking question nga naman yun. Ano? Parang kumbaga, pag umating ka, parang kinikilala mo na yung binigay sa yung kaso. Parang ganun, ano? At saka ang nangyari doon, na bago ang, ngayon pa lang sila nagsisimula ng due process. Oo nga eh. Nauna na yung pambabraso, pagkikipit. Opo. Oo, sa grupo ng KAPA. Tapos ngayon pa lang, mag-uumpisa pa lang ang preliminary investigation. Aba,